Hello everyone! Welcome to Pagkaing Rapsa! Ngayon ay magluluto po tayo ng mixed vegetables and i-prepare na po natin ang ating mga ingredients. Ang una nating gagawin ay magigisa tayo. Igigisa natin dito ang ating bawang at sibuyas. So I use cooking oil and butter. Every time na magigisa tayo using butter, make sure na mag-a-add tayo ng konting cooking oil para hindi agad masunog ang ating butter. And by the way, I use unsalted butter. Now, I add in our garlic or bawang. Kapulahin lang natin ito and then after nito, pwede na natin isunod ang ating sibuyas. So, ang mixed vegetables, sobrang masarap to or rapsa ito once na nilalagyan natin siya or sinasamahan natin talaga siya ng butter. Next ay ilalagay na natin ang ating giniling na baboy. Then, titimplahan natin ito ng iodized salt. Konti lang muna para mamaya mag-add na lang tayo kasi mas mahirap kapag medyo napaalat yung ating baboy. So, sangkutsa lang natin ito. Hayaan natin lumabas yung mantika ng baboy. Bakit ba tayo nagsasangkutsa? Para mas maging malasa yung baboy at the same time mawala yung lansa nito. So, mas masarap to kapag medyo natutoast pa ng konti yung baboy. Next ay ilalagay na natin ang ating sayote. So, ang ating sayote, hiniwa lang natin siya ng pa-cube. Pwede kayong gumamit dito ng mga ready-made or ready, tawag dito, ready-to-cook mixed vegetables na mabibili sa supermarket. Or kung gusto ninyo na mas masarap, mas manamis-namis yung gulay ninyo, I do suggest na bibili kayo ng mga fresh vegetables unlike yung mga nabibili na processed or canned or nakapack na vegetables. And then, tatakpan lang natin ito para mas maluto pa yung ating gulay. Next, pagluto na ang ating sayote, pwede na natin ilagay ang ating carrots. Ang rule sa pagluluto ng gulay ay uunahin natin ilagay yung ating pinakamatigas na gulay. But since yung carrots pwede naman natin siyang kainin kahit na half cook lang, okay nga siya para may crunch. And ma-preserve yun talaga yung mga vitamins na present dun sa ating gulay. The more kasi na niluluto mo yung gulay, the more na nawawala yung mga water-soluble vitamins. So, okay lang kahit half cook. And after nito, kapag okay na, maluto-luto na yung ating carrots, that's time na pwede na nating ilagay yung ating canned corn, whole corn. Mix lang natin ito. And etong niluluto natin, pwede nyo siyang gawing ulam na talaga or even pairing sa inyong meat. Like for example, steak or fried pork, kahit ano. Next ay maglalagay tayo dito ng crab and corn. Mix ito and then tunawin lang natin siya sa hot water saka natin siya ilalagay sa ating nilulutong mixed vegetables. So ito ay magbibigay ng umami taste at the same time talaga magpapalasa sa ating recipe. Haluin lang natin ito at kung mapapansin ninyo, lumalapot yung ating niluluto kaya magdadagdag tayo dito ng tubig. So, yung enough lang, huwag masyadong maraming tubig kasi hindi naman ito sinigang or sinabaw ang gulay. And by the way, kung gusto nyo na healthier pa yung inyong mixed vegetables, pwede nyo itong lagyan ng instead of pork, gamitan nyo siya ng shrimp or seafood, pwede rin namang chicken breast. Pero nasa inyo yan kung ano yung trip ninyong kainin. Aantayin lang natin na kumulo or mag-simmer pa yung ating niluluto. Titikman natin ito. And kapag kailangan pa natin i-adjust yung ating salt or magdagdag ng pepper, lalagyan natin ito.
And just like that, our mixed vegetables, 100% pagkain, wrapsa. Thank you very much for watching and always, happy cooking! Bye!